kita dan mau kali Quran at Biblia ang sasagot. At ang iyong Panginoon ay nagbigay ng inspirasyon sa mga bubuyog na nagsasabi, gawin mong tahanan ang kabundukan at mga punong kahoy at anumang kanilang itinatayo. At pagkatapos, ay iyong kainin ang lahat ng mga bungang kahoy at sundin ang mga pamamaraan ng iyong Panginoon na ginawa niyang magaan para sa iyo. Sa kalaunan ay may lalabas sa kanilang tiyan na isang inumin na may iba't ibang kulay, pulot-pukyutan, na naroroon ang panglunas sa karamdaman ng mga tao. Katotohanan, naririto ang isang tanda sa mga tao na may pag-iisip. Quran, chapter Surah An-Nahl, chapter 16, at ang ayah ay 68 hanggang 69. Ang bahagi ito ay hadith sa inyo ni Sister Donna Bilgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng ating palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong inaanyayahan yung atin pong mga kababayan mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan upang sa ganon, tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol po sa pananampalatayang Islam. Ito pong ating pangradyong palatuntunan. Ito po ay maaari na rin makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo lang ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan sa radyo. At huwag nyo pong kalimutan i-like yung aking Facebook page na www.facebook.com/brokhalidsanchez. At sa mga nais namang maging bahagi ng ating palatuntunan, ito po ang ating hotline, 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga questions. Okay? Tayo po ay magsisimula na, ngunit bago po dyan, of course, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Kasama pa rin natin sa hapong ito yung ating mga tagabasa po, ang grupo ng Ulul Albab, ang atin pong punong pangulong tagabasa, walang iba kundi si Al-Hafiz Morris na siyang pangulo ng mga tagabasa sa grupo na Ulul Albab. Ayan. Ibigay na lang pangulo, natin kay Vice. Pangulo ng Pilipinas, bro. Hindi pangulo ng Pilipinas. Pangulong tagabasa. Sige, ibigay sa buong, na natin kay ano. Sa buong Pilipinas yan. Wala kang babatiin dyan siya. Wala siyang babatiin. Ibibigay natin sa kanyang pangalawang pangulong tagabasa. Wala iba kundi si Brother Alcata. Brother? Shukran, bro. Juan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون
ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, nag-aakala baga ang sangkatauhan na sila ay hayaan lamang sapagkat sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya at sila ay hinisusubukan? Katotohanan, aming sinubukan ang mga tao na nauna pa sa kanila at katiyakan si Allah ang gagawa na maging lantad yaong mga matatapat at katiyakan rin na siya ang gagawa na maging lantad ang mga sinungaling. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat po ng ating mga kababayang Kristiyano na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa aming programa ang pagtalakay sa iba't ibang katanungan. Nawa po magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa ating programa, binabati ko po una po sa lahat ang aking magulang, si Abi, si Umi. At binabati ko rin ang aking mga kaibigan na ulul albab, no? Pinangungunahan ni Zainuddin Tayuan. Minsan nakikinig pala siya, bro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking mga kababaihan na kaibigan. Kababaihan. Sa aking mga kaibigan na kababaihan. Ako, kababaihan. Pendong Zakaria, Aliyah Pindaliday, at saka si Kim. Take it away, brother. Nakailang linggo hindi pa, na. Hindi pala kababaihan, bro. Kababaihan. Kababaihan. Kaibigan ng mga kababaihan. Alam mo, Sheikh, nakailang linggo na rin na hindi ko na narinig yung... Ma'am. Oo. Katakataka naman. Dapat pala ano ito eh. Dapat maging, siyempre nagtatanong yung ating mga tagapakinig, bakit ilang linggo na wala ng ma'am dyan? Dati-dati may ma'am kayo, may sir pa. Kada program natin, may nakikinig tayong ma'am. Oo, so... Istudyatin na tayo ng champion. Oo, dapat malaman ng ating mga tagapakinig na lahat ng bagay ay may katapusan. Sheikh, no? Grabe. Parang ikaw ngayon nagpapaliwanag, bro. Dapat ikaw magpaliwanag, brother. Bakit nga ba ako magpapaliwanag dito? Bakay nabangan na nila yung mga tanong dyan, bro. Oo nga eh. Bakit nga ba wala ng ma'am na binabati? Dati-dati may meron kayong binabating ma'am, no? May sir pa. Ngayon wala na. So, katulad ng sinasabi ko at tanggap rin ni Brother Akaka na lahat ng bagay ay may katapusan, no? Tama, kahit yung may mga bagay, bro, na may mga bagay na ayaw natin, ngunit yun yung magkakabuti sa atin, bro. Oh, correct. So, in that case, Brother Akaka, talagang forever na ba yung break ninyo? Galit ka, bro. Hindi naman break, bro. Kaibigan kasi mo, no? Direct to the point na, bro. Wala nang paligoy-ligoy. Pato, bro. Habang buhay na ba yung break na yan? O ano ba yan? Talagang wala na talaga. Kaibigan ni naman. Relax muna. Papahinga muna. Papahinga lang muna. Allah. Grabe, no? Sino ba ang nang iwan? Ikaw siya? Corina Sanchez, ha? Sino ba nang iwan, Madre? Takay natin yung bro sa mga natin. Ah, okay, sa ibang istasyon natin. May respeto po ang sagot na yan kasi bro. Alam ko may pagka ano yan eh. Oh, may pagka private, no? Mm-hmm. Yeah, bagay sa yung kanta na ano yung tamang wag so. May kinanta siya kanina, sige. Bagay sa yan ka, bro. Yung sayang na sayang lang. Baka mapit na tayo dito, mag-program na tayo. Allah. Shalom. Yun ay maganda rin yun. Kasi dapat, bago ka makipag-boyfriend o makipag-girlfriend, asawahin mo muna. No? Sheikh, no? Yes. Sa bagay, hindi naman nakipag-girlfriend yung ating kaibigan. Meron lang siyang tinatawag na ka-understanding. Yeah. Kanan, Sheikh, no? Nagkaroon ng understanding mutually,
Hindi naman siya nagkaroon ng pagkakataon na kahit hipo na wagpas. Magsabi ka ng totoo na hipo mo. Wala bro. Wala. Text lang. Kasi propagator ka ha. Tandaan mo yan, Brother Akaka. Ikaw isang Islamic propagator at tayo ay model sa ating mga kababayang mga Muslim. Naghahanap ng... Oo. Tayo mismo ang gumagawa ng ano, hindi maganda, di ba? So, tamaan tayo ng ating Quran yan. Yes. So, ito, maganda rin at nangyari ito na si Al-Kaka ay nabigyan ng pagkakataon na siya ay maging... Ano ba yan? Nawawala ako dyan sa comment ng ano. Ano ba yan? Brother Mamita Dem. May nag-con dito bro. May nag-message sa'yo dito bro. Sige. Maya, inshallah. Salam sa mga nanonood sa atin pala sa Facebook. Live tayo ngayon sa ating Facebook page na Bro Khalid Sanchez. No? Live pala. Hindi lang sa YouTube. May nag-message na ngayon bro. Okay. Sige, salam sa inyong lahat dyan. Kay Brother Omar Reyes Banyas ng Kingdom of Saudi Arabia, sa inyong lahat po, salam. At tatapusin ko lang yung sinabi kong kanina na udlot, no? Na ito siya ay isang bagay na seryoso ito. Itong pagpapalaganap ng Islam, seryoso ito. Hindi ito biro. At bilang isang Islamic propagator, kami po ay kumbaga naglalakad na nakatipto. Para hindi ka makaapak. Masyadong iniingatan natin ang ating paglalakad at ginagawa lang naming biruan, no, kahit na ito ay masabi nating may mga parte na kung saan bro nagbibiruan tayo. Yun ay hindi boring ang Islam bro, hindi maging boring siya. Rest assured, ang ating kapatid ay isang virgin pa until now. Isang bagay na dapat natin max na. Yeah, Brother Akaka, totoo 'yon. Na kahit paghipo ay hindi pa na naramdaman, no? Ay hindi pa na experience, no? Oo. Kasi nga mini-maintain niya sa kanyang sarili na on the day of his wedding ay namatay siya, Brother. Okay na. Patay na? Okay. No problem. Patay talaga. Patay na, walang problema. Oo. Siya ay isang matinong ano yan, Islamic propagator, inshallah. Okay, so tayo ay papalaot na sa ating palatuntunan at ito unang katanungan, Sheikh, galing ito kay Jibs. Jibs ng Facebook, sabi niya ay ganito. Bro, may nagtanong sa ibang relihiyon. Kaya lang, di ko alam ang kasagutan. May nagtanong sa kanya, hindi niya alam ang kasagutan. Ang tanong is, kung makasalanan lahat ng tao at ang pagkakilala natin kay Jesus ay isang tao, may nakarehistro ba siyang kasalanan? Okay, yun ang kanyang katanungan siya. Meron daw bang nakarehistrong kasalanan si Kristo? Kasi nga ang sabi ayon sa kanyang premise, lahat daw ng tao makasalanan. At si Kristo isang tao, so sa makatwid bilang isang tao, meron ba siyang kasalanan? Yun ang kanyang takbo ng kanyang tanong, Sheikh, itong si Brother Jibs ng Facebook. Okay. Una sa lahat, mali po yung paniniwala na makasalanan ang lahat ng tao. No? Mali yun eh. Yun ang paniniwala sa Biblia. Sa atin pong mga Muslim, hindi po lahat ng tao ay may kasalanan. Totoo yung hindi lahat ng tao. Kasi ang paniniwala sa Kristiyanismo, Sheikh, yung tinatawag na original sin, na mula ng nagkasala si Adam at saka si Eva, so namana ng tao ang kasalanan kanilang nagawa. So lahat ng tao ay nagkaroon ng kasalanan.
Eh, unfair po yun. Very unfair po yan. Paano naman yung mga bagong silang na bata? Yeah. Oo. Yung mga batang walang... Bago lang nakalabas ng mundo, bro, na matina. Yes, oo. Sabihin mo na sila ay... Magkasalanan. Kasalanan, no? Balikan natin si Kristo. Si Kristo po ay isang tao. Ngunit hindi po siya ordinaryong tao. Okay? Tayo, kami nila Sheikh, mga tao kami. Ako, ordinaryong tao. Si Sheikh, hindi ordinaryong tao yan sapagkat hafid siya. Yes. May mga tao na ordinaryo, meron ding hindi ordinaryo. Si Jesus Christ, alayhi salam, tao siya, ngunit siya hindi ordinaryong tao sapagkat siya ay propeta. Ngayon, ano ang kahalintulad sa pagkalikha kay Jesus Christ? Ganito po ang sinasabi sa ating maluwalhating Quran sa chapter 3. Ang aya po ay 59. Paglilingkod sa atin ng ating Sheikh. اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Ayan. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paglikha sa kanya ni Allah ay katulad ni Adan. Kanyang nilikha siya mula sa alabok at kanyang winika sa kanya mangyari at siya ay nalikha. Just to be sure na si Kristo ay hindi Diyos, kasi nga ang iniisip ng mga tao siya ay hindi, siya ay Diyos sapagkat siya ay walang tatay, no? Pero sinabi ng ating maluwalhating Quran na siya ay ang pagkakalikha sa kanya, ang kahalintulad nito ay sa kay Nabi Propeta Adam alayhis salam. Nilikha mula sa alabok, no? Si Kristo ganun din. Sinabi nga lang ng Allah, kung fayakun, siya, di ba? Mangyari at ito'y mangyayari. Ganun lang kasimple 'yon, no? Hindi kailangan na magkaroon ng tatay o nanay para mag-exist ang isang tao sa mundong ito. Sa kapangyarihan ng Allah, mag-exist talaga 'yon. Si ano nga, si Adam walang nanay at tatay 'yon, pero nag-exist siya sa mundong ibabaw. Ngayon, maging sa Biblia, Genesis 1 at ang talata 27, sa ika-anim na araw, ginawa ng Diyos si Adam. Yan. Mula sa alabok, mula sa lupa. So maghalintulad sila ng talata na binasa ng ating Sheikh. Balikan natin yung tanong ng ating kapatid. Nasabi niya, may nakarehistro bang kasalanan si Kristo? Kasi nga, napatunayan natin na siya ay tao. So meron ba siyang nakarehistrong kasalanan? Kung ayon po sa Quran, wala nga po. Sapagkat sa Islam, hindi tayo naniniwala na ang lahat ng tao ay makasalanan. Hindi lahat ng tao ay makasalanan. May mga tao na makasalanan, ngunit hindi lahat. Hindi lahat. Iba kasi yung lahat talaga ba? Oo, kapag lalahatin mo, eh paano naman yung mga kabataan natin? Di ba, Sheikh? Marami dyan, walang kamuang-muang sa mundo. Ito si Arago siguro, bro. Wala pa itong kasalanan yata. Oo. In fact, hindi nagkamali. Kasi, yung kasing kasalanan, minsan, nagsisimula ito sa isang, kapag nagkamali ka, di ba? Lahat ng kasalanan, mali talaga yon. Pero kapag hindi lahat ng mali, bro. Kasalanan. Totoo yun. Hindi lahat ng mali, kasalanan. Pero lahat ng... Kasalanan, mali talaga. Oo, lahat ng kasalanan, mali yun. Maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa ating maluwalhating Quran na siya ay hindi siya nagkamali. Ibig sabihin, the fact na hindi siya nagkamali, hindi rin siya nagkasala. Di ba? Ganito ang sinasabi sa chapter 53. At ang aya ay 2. Paglilingkod sa atin ng ating اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ضل صاحبكم وما غوى
sa kanyang pinakamalapit na kahulugan? Ang inyong kasama na si Muhammad ay hindi naligaw ng landas. Hmm. Gayun din ay hindi nagkamali. Na, hindi nga daw siya nagkamali. Sinabi sa atin ng ating maluwalhating Quran niya. Sample ang Propeta Muhammad, hindi siya nagkamali. So the fact na siya hindi nagkamali, hindi rin siya nagkasala. Mm-hmm. Hindi kasi lahat ng pagkakamali, kasalanan, ngunit lahat ng kasalanan, ito'y mali. Mm-hmm. Hindi nga siya nagkamali. Ibig sabihin, hindi siya nagkasala. Sa Biblia ba? Logic, no? Sa Biblia ng ating mga kapabayan, mga Kristiyano, ito ang paniniwala siya. Lahat ng tao ay nagkasala. Yan ang paniniwala sa Biblia. Ito ang sinasabi ng Roma, ipaglilingkod sa atin, Brother Akapa. Sa Roma 3 at ang talata ay 23, ganito ang sinasabi. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, palibhasa'y inaringganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Ang sabi dito is, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Lahat, sabi sa Biblia, lahat daw. Unfair masyado ito, no? Lahat daw ay nangagkasala. Kapag sinasabing lahat, eh... All. Lahat, bro. Oo. Bata, matanda, babae, lalaki. Oo. Ngayon, ang tanong natin dyan is, sinasabi mo lahat nagkasala, kasama ba diyang nagkasala si Kristo? Mm-hmm. Hindi po ba? Kasama bang nagkasala si Kristo? Kasi sa amin bilang mga Muslim, hindi kami naniniwala na si Kristo ay nagkaroon ng kasalanan. Eh sabi sa Biblia, lahat daw ng tao nagkasala. Tanong, kasama ba dyan si Kristo? Ito ang sabi ng Biblia sa unang Pedro, ang talata 2:21-22. Tingnan natin kung si Kristo ba ay nagkasala. Kasi lahat daw ng tao eh, ayon sa Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Si Kristo tao, di ba? So siya ba nagkasala? Ganito. Ikro. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo naman ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangag si sunod sa mga hakbang niya. Tuloy, 22. Na siya'y hindi nagkasala. Ang liwanag, na siya'y hindi nagkasala. Contradictory statement ang lumalabas sa Brother Alkaka Sheikh at Mamita Dem. Sapagkat sinasabi sa Roma 3:23 na lahat ng tao nagkasala. Eh ngayon, sinasabi naman ng unang Pedro 2:21-22 na si Kristo daw ay hindi nagkasala. So in that case, contradictory ang Biblia. Ngayon, ang tanong, panibagong tanong is, totoo ba talaga na si Kristo ay hindi siya nagkasala? At saka bro, baka yung halimbawa kung may Kristiyano na magtanong, ilulusot niya bro, yung talata na yan, ay yan yung sa pagitan ng kanyang Diyos, hindi siya nagkasala doon. Pero sa tao, kung ang pag-usapan, siya ay nagkasala. Pero nagkasala pa rin. Nagkasala pa rin. Nagkasala pa rin. Kahit anong babaliktarin mo man yun. Kasalanan pa rin. May kasalanan pa rin. Diba? Oo, may kasalanan pa rin. So, kung titingnan mo, mas ano pa nga eh, kapag sa tao ka nagkasala, mas delikado yun. Mas delikado. Oo. Kung sa tao ka nagkasala, maaring hindi tayo mapapatawad doon sa taas kapag hindi tayo patawarin ng masalupa. Oo. Pero ngayon ganito. Ang tanong is, meron bang nakarehistrong kasalanan si Kristo? Kasi ito talaga ang tanong ng ating kapatid eh. Meron bang nakarehistrong kasalanan si Kristo? Mm-hmm. Kasi alam natin sa ating bilang mga Muslim, paniniwala natin hindi siya nagkasala. Eh ngayon, ang tanong is, meron bang nakarehistrong kasalanan niya? Kung Biblia ang magsasalita, sabi ng Biblia, hindi raw siya nagkasala. Pero kung hinahanap mo yung rehistro ng kasalanan sa Biblia, ay meron tayong mabasa noon. Contradiction na naman siya. In fact, sa Biblia, meron tayong mabasa na si Kristo ay nagsinungaling. Nagsinungaling. Kapag ka nagsinungaling ka, anong tawag mo dyan? Nagkasala ka o hindi? Nagkasala. Kapag ka ikay nagsinungaling,
it is a form of kasalanan, kasalanan. Yun, Kaka. In fact, ang hatol nun, yung mga sinungaling sa impyerno ang bagsak nun, di ba? Apocalypse 21 hanggang 8 yun. Sa mapunta sa impyerno yung mga nag yung mga sinungaling. Si Kristo sa Biblia, may nakarehistro dito sa Biblia, nakarecord sa Biblia na si Kristo ay nagsinungaling. Nagsinungaling siya. Sa Biblia po yan, wala sa Quran yun. Kasi kung sa Quran, hindi namin inuunod ang ganitong klaseng revelasyon na siya ay nagsinungaling. Ganito po ang sinasabi sa Juan, ang kapitulo ay 7, ang mga talata ay 8 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Mangagsiahon kayo sa piyesta. Ang nagsabi nito Sheikh, si Kristo, sabi niya. Ako'y hindi aahon sa pestang ito, sabi ni Kristo. Sapagkat hindi pa nagaganap ang aking panahon. 9. At nang masabi sa kanila ang mga bagay na ito, ay nanahan pa siya sa Galilea. 10. Datapwat ng mga kaahon na ang kanyang mga alagad sa pesta, saka naman siya umahon, hindi sa hayag, kundi waring sa lihim. Kung babalikan mo ang utso, sabi dito, sabi ni Kristo, mangagsiahon kayo sa piyesta, ako'y hindi aahon sa pistang ito. Hindi daw siya pupunta. Inutusan niyang pupunta sa piyesta, yung mga kasama niya, sabi ni Kristo, ako hindi ako pupunta. Pagdating sa, oh, pagdating sa Diyos, aba, eh pumunta rin pumunta pala rin siya. Pala sa So in that case, masasabi mong nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya. Eh, sabi mo, hindi ka pupunta. Eh yung pala, eh dito ka. Palihim lang. Oo. Oh, parang ganito, Badya Akaka. Sabi, Badya Khalid, punta kayo, mag-disco kayo doon. Di ako mag-disco. Haram yan eh. Maya-maya, nauna ka pala doon sa diskuhan. Palihim. Oo, oh, pasikreto nga lang. Oh, hindi hayag. No, yun ang ginawa ni Kristo. O, oh, edi kasinungalingan, di ba? Tsaka, hindi talaga ka panipaniwala na talata yan, bro, kasi nasabi dyan, palihim. Oo. Kung lihim, hindi na dapat yan ang banggit, bro. Sikreto nga, no? Oo, sikreto nga. Eh, uso kasi sa Biblia yung mga sikreto binabanggit, Brother Akaka. Ganun ba? Oo. Eh, ito pa, kasi sinong tao magsabi ng pagsisinungaling ay hindi kasalanan? Sinong tao magsabi? Sige nga. Meron bang taong makapag... bigay ng prueba sa akin na ang pagsisinungaling ay hindi kasalanan, pati yung white lies, may ganun eh, Brother Akaka. Yes. Pagka nagsinungaling siya, kasalanan yun. Maliba na lang kung ang ginawa niya is palusot. Iba kasi yung palusot at pagsisinungaling yun. Eh, ngayon, nagsinungaling siya. Eh, kasalanan yun. Nagkasala siya. The fact na nagsinungaling siya, kahit white lies, nagsinungaling pa rin. Kasalanan pa rin, Brother Akaka. So, nakarehistro sa Biblia yung kasalanan ito. Dadagdagan pa natin. Ito, kabastusan ni Kristo. Kapag nambastos ka ng tao, kasalanan yung Brother Akaka? Hindi. Kasalanan. Si Kristo, hindi lang ordinaryong tao ang binastos niya, kundi mismong nanay niya. Nanay niya mismo. Alam mo kung paano niya binastos ang nanay niya? Nakarehistro sa Biblia siya. Ganito kung paano niya binastos ang kanyang ina. Sa aklat po ng Juan 2, ang mga talata ay 2 hanggang 4. Ganito ang sinasabi dito. At inanayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. 3. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. 4. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Sa tingin mo, ito ba ay isang uring kabastusan o hindi? Nanay na nanay mo, tinawag mo siyang babae. Ikaw, Brother Mami Tadim, kaya mong tawagin ang nanay mo na babae. Anong pakialam mo sa'yo? Allahu Akbar. Sakit nun, ha? Ang nasabi lang naman ng kanyang nanay ay, sabi ng ina niya is, wala na silang alak. Oh, yun lang sabi ng nanay, ano masama doon sa kanilang panahon? Kasi uso ang inuman doon. Eh. Palahubog pala si Jesus Cristo. Actually, sa panahon nila, umiinom talaga sila, no? Maging sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maliban na lang nung ipinahayag na yung yung aya, umiinom naman talaga yung mga ano eh, yung mga Muslim noon eh. Yung mga sahaba noon umiinom siya, di ba? Kaya lang huminto sila sa pag-inom hanggang sa panahon natin dahil ipinahayag yung talata na bawal ng uminom ng alak. O, inom pa kaya sa panahon ni Kristo. Kaya gumagawa silang, nag-magic pa nga siya ng alak, you know. O, mula sa tubig, ginawa niyang parang imported na wine. Ngayon, yung nanay niya, sabi ng nanay niya, wala ng alak. Aba, eh, ang reaksyon ni Kristo sa nanay niya, babae, anong pakialam ko sa'yo? O di, matinding ano yun, kabastusan yun. Oo. Ano ba talaga ang definition ng tinatawag na kasalanan? Dadagdagan natin, ha? Definition, ha? Yung definition ng kasalanan. Kasi nga, baka ang kasalanan iniisip natin ay hindi yung kasalanan na iniisip ng mga kababayan natin. So, ano ba ang definition ng kasalanan? Ito po ang meaning, definition ng kasalanan ayon sa Biblia. Ganito po ang sinasabi sa paglilingkod sa atin, Brother Akaka. Unang Juan 3 at ang talata ay 4. Yan po ang definition ng kasalanan. Basa. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sabi sa Biblia, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. English, sin is transgression to the transgression of law. Pagsalangsang, violation. Yes. Kasalanan, pagsalangsang sa kautusan. Parang crime lang yan, Brother Akaka. Mm-hmm. Crime is violation of law. Ayan. Sin is violation of God's law. Mm-hmm. Yung krimen, ito ay pagsalangsang sa kautusan. Mm-hmm. Halimbawa, nakabaril ka. Mm-hmm. Yan ay murder o di kay homicide. So that is a crime because it is a violation of criminal law sa batas ng tao. O, pasok yung simro at saka crime. Doble pa. O, kasi kasalanan din siya sa batas ng Diyos. Sa limbawa, kung nagkano ka ng sasakyan, nakabunggo. Crime yung bro. Nakabunggo ka. Meron ding crime na hindi sin sa batas ng Diyos. Crime siya, pero sa batas ng Diyos, hindi siya kasalanan. Hindi siya kasalanan. Meron ding kasalanan sa batas ng Diyos, ngunit sa batas ng tao, hindi crime, hindi siya kasalanan. No? Halimbawa, yung bibigyan ko kayo ng example ay yung kabaklaan, katumbuyan. Mm-hmm. O, hindi kasalanan sa batas ng tao yun. Pero sa batas ng Diyos, yun ay malaking kasalanan yun. Mm-hmm. Kasi wala pa namang batas na legislate yung ating Congress na bawal ito. Isang krimen ito. Di ba? So, sort of terminology. Ngayon, babalikan natin yung topic, yung kasalanang narehistro ni Kristo o kasalanang nakarehistro ni Kristo ay mababasa natin sa Biblia. Ngunit sa ating maluwalhating Quran, lagi nating pinapabulaanan yan, hindi natin tanggap na si Kristo ay nagkaroon ng mga ganong kasalanan, katulad halimbawa yung pambabastos niya sa kanyang ina. Hindi kailanman magagawa ng dakilang propetang yan, babastusin niya ang kanyang nanay. Siya mismo ang nagsabi sa chapter 19, Suratul Maryam ng Quran, at ang talata ay 32, paglilingkod sa atin ng ating Sheikh Ikra. Si Kristo mismo nagsabi niya ni Sheikh, ipinahayag ng Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At maging masunurin sa aking ina at hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama at malupit na pinuno. Maging masunurin sa aking ina. Si Kristo pala, sa Quran, siya isang masunurin anak.
hindi siya, ngunit sa Biblia, ngunit sa Biblia siya ay isang tampalasant, no? Binastos niya yung nanay niya, astagfirullah. Hindi tama yun. So, summarize natin yung nagtanong, yung paniniwala na lahat ng tao ay may kasalanan, yun ay paniniwalang nasa paniniwala ng ano yun, mga mangaral sa relihiyong Kristyanismo, na wala rin mang batayan yun. Kasi nga, hindi lahat ng tao ay talagang nagkasala. Si Kristo walang kasalanan, pero contradiction nga dahil may mabasa rin pala. So, yun po ang aming kasagutan. Sana na-gets nyo po ang pinakamahalagang punto na dapat ninyong ma-internalize, ma-absorb sa topic na ito is... Hindi lahat ng tao ay nagkasala. Yes, hindi lahat ng tao ay may kasalanan. Although, maraming taong makasalanan. Yung tinatawag na original sin na siyang isa sa mga paniniwala sa reliyong Kristyanismo, wala po yan sa Islam. Yung konsepto ng original sin, wala po yan. Si Kristo, wala siyang kasalanan, wala rin siyang nakarehistrong kasalanan sa Quranic point of view. Pero kung biblically point of view, nako, binasa natin yung mga nakarehistrong mga kasalanan niya. Hindi po yun tama. Kasi siya po ay dakilang propeta. Model yun, Sheikh. Hindi pwedeng magkasala yung modelo natin, di ba? Eh ngayon, kung si Kristo ay nagsisinungaling, tapos model natin si Kristo, aba, eh tayo pala pwedeng magsinungaling dahil si Kristo pwedeng nagsinungaling siya, di ba? Halimbawa, ang propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, model ng mga Muslim yun. Eh kung nagsinungaling ang propeta, eh di pwede na rin pala tayong magsinungaling nito. Pero hindi, sapagkat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag nga siyang Al-Amin. Nang ibig sabihin nito ay? Mapagkakatiwalaan. Oo. Nagsasabi ng katotohanan. Oo. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi po ba? Well, may mga instance sa Biblia, mabasa mo rin si Abraham, sa Biblia nagsinungaling siya. No? Pero, sa Biblia yun. Biblical speaking. Oo. Yung nagsinungaling siya. Tinanong siya na ano mo yan, asawa mo yan, sabi niya si Sarah, hindi, ito'y kapatid ko. Titingnan mo, nagsinungaling siya dahil yung asawa niya, sabi niya kapatid niya daw yun, no? Sa Biblia na punto yun. Sa amin po may pagkakataon na pwede kang magpalusot, pero kapag pagsisinungaling yung pag-usapan, mahirap yun, no? Wakulo kaulan sa dida. Tama, Sheikh? Yun ang utos sa ating mga Muslim. Tell the truth. Okay. Kaya sa aming palatuntunan, ang sinasabi namin, yung truth, hindi po yung kasinungalingan. Opo. Yun po ang aming kasagutan doon kay Brother Jibs na nagtanong. Okay? Lipat tayo ng question. Galing kay JJ Pablo. Salam sa inyo, bro. Walaikum salam, rahmatullah. Hindi ako maka-move on sa video na to. Matinding video yan. Kaninong video kayo ito, Sheikh? Ano ba yung meron sa video na yan, bro? Nga, eh. Hindi ko naman, hindi siya maka-move on. Motiba si brother kakakay. Naka-move on na. Naka-move on na, eh. Isang gabi lang na pagbabasa ng Quran yan. Kinabukasan, naka-move on na siya, Sheikh. Kapag ka babalik uli sa kanyang isipan yun, babasa uli siya ng Quran. Move on na naman. Maganda rin nangyari sa kanya yun, no? Kasi napapadalas yung pagbabasa ng Quran. Madalas yun naman, bro. Eh kasi kapag ka maalala mo yung mahal mo, at ayaw mong masaktan, siyempre malulungkot ka. Quran ang nagiging panggamot. Itong brother natin na si JJ, hindi daw siya maka-move on sa video na to. Sinong video ito? Scandal kaya ito? Ano ba? Oh. Grabe. Grabe ang tawa ng mga anak ko dito. Tanong ko lang, utos din ba ito, ano pong pahina sa Biblia ang batuhan ang mga bata? Ah, naalala ko na. Ito yung nagpadala ng video ng yung mga bata na parang pinapalo ng pari yung kanilang ulo. Pinapalo ng pari sa simbahan yung ulo ng mga bata. Mga pari ba yun, bro? Oo.
Parang ganun, kaya natawa siya sa video na yan, hindi daw siya makamove on. Eh ngayon, ang tanong niya is, ano daw pahina sa Biblia? Himasmasan siguro bro, yung paghimas sa mga bata. Oo. Yung siguro yung, minsan kasi may pare dyan na nagpila yung mga kabataan, tapos dumaan sa kanya, pinangyug-yug niya yung mga ulo ng mga bata. Yun yata yung shake eh. Oo. So hindi siya makamove on sa video na yun. So ang tanong niya is, anong pahina raw sa Biblia ang batuhan ang mga bata? Ano yung batuhan? Yung ibabato yung bata o yung mga bata ang babatuhin? Alin po doon? Pero ganito na lang po. Sa atin po, no, dito tayo magsimula sa ating Quran sapagkat ito ang ating sandigan ng ating pananampalataya. Kaila ipinag-utos po sa atin na mahalin natin yung ating mga kabataan. Mm. Yan po ang sa atin eh. Hindi pwede yung ginagawa ng pare na yung sheikh na parang minamaltrato niya yung mga bata, no? Hindi pwede yun. Yes. Naku, oo. Sa amin pong mga Muslim, binigyan pa nga kami ng warning ng aming maluwalhating Quran na may mga sa lipon ng ating mga asawa at ating mga anak, meron dyan ay mga kaaway natin. Warning pa nga yun. Meron dyan sa lipon ng mga asawa o mga anak natin na mga kaaway natin. Ngunit, nagbigay pa ang Allah ng instruction na dapat ay magpatawad. Kasi, huwag mong isipin na porke asawa mo yan, anak mo yan, hindi mo na yan pwedeng maging kaaway. Meron yan. In fact, meron pang nagpapatayan, di ba? Mag-ama, mag-ina, o nagpapatayan sila. Dahil sa lupa, yung kadalasan. Oo. Kaya hindi ibig sabihin na kamag-anak mo siya, anak mo siya, tatay mo siya, ay hindi mo siya pwedeng maging kaaway. In asawa. Fact, meron dyan kaaway mo. Pero nagbigay ng babala ang ating dakilang tagapaglikha kung paano natin mamahalin ang ating mga anak, asawa natin, sa kabila ng kahit na sila ay sa lipo nila, hindi naman lahat, ay kaaway natin. Nagbigay siya ng magandang instruction. Isang bagay na wala sa Biblia ito. Ganito po ang sinasabi sa Quran 64 at ang ayah ay 14, paglilingkod sa atin ng ating Sheikh Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. O kayong nagsisisampalataya, katotohanan sa lipon ng inyong mga asawa at inyong mga anak ay mga kaaway sa inyo. Alalaong baga, maaring ang isa sa kanila ay pumigil sa inyo sa pagsunod kay Allah. Kaya't inyong pag-ingatan sila. Datapwat, kung kayo ay magpawalang sala at huwag pumansin at magpatawad. Kung gayon, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawahin. Ayun. May mga asawa tayo, no, sa lipo nila. May mga anak tayo sa lipo nila na kaaway natin. Ang sabi ng Allah, mag-ingat kayo sa kanila. At mas maganda doon ang magpatawad. Yun ang babala sa atin. Ganda, no? Magpatawad. Huwag daw pumansin daw siya. Huwag pansinin. Kasi kapag kapapansin mo yan, sasama talaga ang loob mo, no? Lalo na't yung may gusto sila na hindi mo maibibigay, di ba? Eh ito, nag-address ito sa mga mananampalataya. Sabi ng Allah, katotohanan sa lipon ng inyong mga asawa at inyong mga anak ay mga kaaway sa inyo. Totoo yan. Hindi lahat sa kanila ay papabor sa gusto mo.
meron talaga dyan kukontra sa'yo. Lalong-lalo na kapag ibang pagpapalaki sa kanila, Sheikh, di ba? Kukontrahin at kukontrahin ka nun. Allahu Akbar. May iba dyan, kalaban mo talaga. Hindi naman din lahat. So ngayon, ano ang solusyon kapag ganito ang mangyari sa atin? Naging parents ka na, tatay ka na, nanay ka na, may anak ka na kalaban mo. Ano ang solusyon dito? Ang solusyon, ito ang solusyon, sinabi ng Allah. Ingatan mo sila. That of what, kung kayo ay magpawalang sala at huwag pumansin at magpatawad. Masya Allah, galing. May aral na si Hafiz, bro. Katatid ako ganyan siya, bro. Ah, ganun ba? Oh. Tumatay mo siya, bro. Oh. Oy. Ito, isa sa ulo ko ito, Sheikh. Dahil... Klaro ka na, bro. Oo. Bago lang si Hafiz. No, ganito pala talaga, no? Buti na lang meron tayong sandigan ng ating paniniwala, no? Napakaganda yung ano, bro, payo ng Allah. Advice ito, naka-address ito sa atin, eh. Ya ayuhala din ang ama, no? Sa atin ito nag-address, eh. Yung sa Biblia kayo, bro, ano yung utos kapag ganyan? Ah, mas malupit sa Biblia, brother Kama. Pakinggan natin. Yung lang, yung lang talaga, bro. Oo, mas malupit. Oo. Sa atin is, ingatan sila, huwag pansinin, magpatawad. Yung mga konting pagkakamali, huwag mo nang papansinin. No? Mm. Ah, patawarin mo na. Kasi mas maganda pa rin yung pagpapatawad. Kasi si Allah, lagi nang nagpapatawad, ang pinaka... maawain. Allah. May mga nanay, tatay dyan, na konting pagkakamali ng kanila mga anak, ayun, dinodos por dos na siya. Oh, grabe, no? Oh. Dos por dos kaagad ang kaharap niya. Kaya ngayon, napatay niya yung anak na, laking pagsisisi. Oh, napatay niya yung anak niya. Oh, meron pang mga magulang dyan na talagang literal na pinapatay ang kanilang mga anak dahil sa kahirapan siya. Kasi sa mundo na, sa mundong ibabaw, sa mundong ginagalaw natin, hindi talaga yan... Puno ng pagsubok, bro. Oo, hindi talaga yan ano. Kumbaga, kasama yan sa realidad na meron talagang mga magulang na pinapatay ang kanilang mga anak. Pinapatay talaga nila. Eh, sa atin, binigyan pa rin tayo ng instruction ng ating maluwalhating Quran na huwag nating patayin yung ating mga anak. Huwag nating patayin. Kasi may budget na yan sila, eh. Oo. Galing sa Allah, eh. Kasi ang kinatakutan nila, Sheikh, yung kahirapan, no? Kaya pinapatay nila. Iba, pinapa-abort. Brother Mamita din. Yan ang huwag na huwag mong gagawin kapag ka magkaasawa ka na. Napaisip si Mamita din. Oo, marami dyan. Ito, mga estudyante, di ba? Maraming mga dumidikit-dikit na ano, no? Allahu Akbar. No? Ito, instruction pa rin sa atin. Sa chapter 6 at ang ayah ay 151, paglilingkod sa atin ng ating Sheikh. Huwag patayin ang mga kabataan. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum. Alla tushriku bihi shay'a. Wabilwalidayni ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kulugan, yung part doon ba da kaka na pagbabawal, maganda yan. Yung wala taktulu auladakum min imlaq. Huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahilan sa kahirapan. Kami ang nagkakaloob ng ikabubuhay nila at ninyo. Kaya po, doon sa mga magulang dyan o sa mga future mga parents na nakikinig po sa amin, huwag ninyong patayin ang inyong mga anak. Mali yung kasabihan, bro, na hindi namin kayang buhayin yung aming anak. Mali yun. Dahil lang doon, patayin mo na. Daya ang katotohanan, yung Allah ang nagbibigay ng yes, ng biyaya. Budget doon. Maaring ipapadaan lang sa'yo. Baka malay mo, yun ang maging dahilan na madadagdagan yung ano niya, kayamanan niya. Dahil, di ba, Sheikh, yung budget,
dumoble galing sa Allah. Ngayon, itong ang point is itong pag-aalaga ng kabataan dapat itong pag-ingatan sa Islamic point of view. Mahalaga yan sapagkat itong bata para itong baso na yung walang laman, no? Na kung ano yung ilalagay mo doon, talagang maabsorb at maabsorb nila yan. In fact, kung ano yung iniutos mo, hindi naman yun talaga ang unang naabsorb ng bata. Yung kung ano yung nakikita nilang ginagawa mo sa kanila, yun ang may tanim agad sa isip. Utusan mo yun, bumili ng kung ano-ano doon, marami pang sinasabi yan. Pero yung nakikita nilang ginagawa mo sa kanila, yun ang agad nilang maabsorb. Okay? So the point is, kailangan silang mahalin. Pagmamahal ang dapat ibibigay sa kanila. Pag-aaruga. Hindi tulad nung ginawa nung sa video, no, na isang pare na niyuyug-yug ang ulo ng bata. So, masama yun. Yung yuyug, maalog-alog ng utak ng bata noon. No. Eh, ginagawa ng pare doon sa video, inaalog-alog yung ulo ng bata. Tapos pinapalo-palo. Kabilang yung salvation, bro. Hindi. Sa Biblia kasi iba eh. Ito kasi malupit sa Biblia, Brother Akaka, sapagkat kung sa ating maluwalhating Quran ay bawal ang manakit ng bata, bawal ang pumatay ng bata, kailangan mahalin yung kabataan. No? Kabaliktaran naman. Sa Biblia, kabaliktaran sapagkat ang iniutos dito, patayin yung mga bata eh. Napalo na ito, bro. Buti na lang, hindi Kristiyano ito. Kung nagkataon, ipapatayin ito eh. Mayugyug na yung ulo niya, mag-internal hemorrhage. Hindi siya magkapaniwala. Sa Biblia, kailangan patayin yung mga kabataan. Gusto mo, basahin natin. Ito po, para po hindi nila masabi na tayo po ay gumagawa-gawa dito ng anumang mga bagay na wala namang batayan. Mas malupit ito siya. Ito. Hindi lang mga ano ito, mga ordinaryong bata ito. Papatayin ito siya. Ito ang sinasabi sa Unang Samuel 15 at ang talata ay 3. Ganito po ang sinasabi. Ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at yung lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo! Utos yan, utos. Ah, patayin na lang. Patayin mo! Patayin na lang ito. Ano ang patayin? Sino ang patayin, Sheik? Patayin mo ang lalaki at babae. Sanggol! Yeah. Sanggol, baby. At sumususo. Patay. Baka at tupa. Bro, ano yung sumususo, bro? Asno. Matas na ba yung sumususo? Matanda na yung sumususo. Yung mata lang. Yung mata lang siguro, bro. Yung mata na, bro. Kaya nga nasabi ko, patay. Kasi hindi lahat ng bata ay sumususo. Na. No. Ibig sabihin, hindi lahat ng sumususo bata. Kasi naka-specify masyado dito na ang papatayin siya, lalaki at babae, sanggol at sumususo. Na. Hindi naman sinasabi kasi dito na sanggol o yung sumususo. Maraming baktaman. Paano yung asawa niya rin ng ano, bro? Ayun nga eh. Pati yung mga sumususo dyan na hindi na sanggol, patayin din. Pati mga baklabo, bro. Oh, suso ng suso yan. Oh, ipapatayin ayon sa Biblia. Utos ng Biblia yan. Hindi po yan utos ng Quran. Kaya siguro ito ang nasunod nung ano na ito. Pati talaga. Ngayon, ang tanong dyan is, halimbawa, papatay ka ng bata. Ano ba ang magiging kapalit nito dun sa pumatay ng bata? Ayon sa Biblia. Ay mo, pumatay siya ng bata, no? Pinatay niya yung bata. Paano niya pinatay ang bata? Halimbawa, yung bata is gibugsok niya sa malaking bato. Ano yung gibugsok siya? O di kay tinapon niya sa malaking bato, yung bata. Ano ba ang magiging reward nung nakapatay ng bata? Ayon sa Biblia. May reward yan siya. Ano ba yun? Maganda, bro? Maganda, masama? Ha? Maganda, masama? Ay, maganda. Ayon sa Biblia yan. Kasi hindi lahat ng reward, bro. Ay, maganda. Masama. O, ay, dito, maganda.
Kapag ka ikay nakapatay ng bata, ayon sa Biblia, meron kang reward. Oh. Ito, ipaglilingkod, ibibigay ko sa iba, daka ka para ikaw magbasa nito. O di kayo si Mami Tadim, matagal ka nang nakaupo siya. Ano ba ang, ano ba, itinapon mo sa malaking bato yung bata, ano ba ang mapapala mo doon ayon sa Biblia? Kasi sa ating maluwalhating Quran, bawal yun. Sa Biblia, ganito ang mapapala mo, Brother Mami Tadim. Pakibasa ang aklat ng mga awit, 137, at ang basahin mo yung talatang 9. Yan, talatang 9. Talatang 9. Biblia po yan, ganito ang sinasabi, ikro. Ng buwan at ng mga bituin. Hindi, hindi. Ay. Yung 9, yung may green. Yan. Yan. Ay, ito pala ito. Magi... Sige. Magiging mapalad siya na kumukuha at naghahagis ng iyon ng mga bata sa malaking bato. Oo. Kapag ikaw daw, kukuha ka ng bata, ihagis mo ito sa malaking bato, magiging mapalad daw ito. Mapalad, ha? Magiging mapalad siya. Sabi dito, magiging mapalad siya. Noble. Na blessed, no? Yes. Na kukuha, grabe, at maghahagis sa iyong mga bata sa malaking bato. Pantay ka niyan. Kunin mo yung bata, ihagis mo sa malaking bato. Sabi ng Biblia, mapalad ka. Mapalad ka? Oo, mapalad ka. Mayayayos. Congratulations. Congratulations. And celebration. Kasi mapalad eh. Sabi ng Biblia yan, hindi maganda yun. Yan ay isang kalupitan yan. Kalupitan yan. Ay, dadagdagan pa natin, Sheikh. Ito. Na. Ano ba ang parusa sa Biblia sa mga pasaway na anak? Mm-hmm. Sa ating maluwalhating Quran, kapag kayong anak mo pasaway, sapagkat hindi nga lahat ng anak mo ay kakampi mo, meron talaga dyan pasaway, sa Quran, kailangan is magpatawad ka. No? Magpatawad ka. Sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ang isang pasaway na bata ay hindi dapat patawarin. No. Pasaway na mga bata, bro. Ang isang pasaway na bata ay dapat patayin, ayon sa Biblia. Grabe. No. Patayin yan, o. Patay. Yung mga bata na matigas ang loob. Patayin? Panghimagsik. No. Para yung nanaban na, bro. Amas, sobra ba yan? No. Patayin yan. Biblia nagsabi niyan, ha? Utos yan, batas yan sa Biblia. Maari. Pa, bro. Oh, ganito po ang sinasabi sa Deuteronomio 21, at ang mga talata ay 18 hanggang 21. 18 hanggang 21, ganito ang sinasabi. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob, grabe, no? May matigas na loob, hindi yung matigas ang sa loob, matigas na loob, at mapanghimagsik na anak. Uy. Rebellious, no? Mapanghimagsik na anak. Na ayaw makinig. Na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng tinig ng kanyang ina. Na. At bagamat kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila. Na. 19. Ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang pook. 20. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya'y may masamang pamumuhay at manglalasing. Ah, kasama yung mga lasinggero pala dito. 21. At babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Ay, patayin talaga, bro. Oo, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Papatayin talaga yung mga pasaway na bata, oh. Oh. Oh, ngayon. Brother, Aladdin, dito ka nga para makita ka sa camera na may bata tayo dito. Oh. Huwag ka mag-aalan, hindi ka naman namin papatayin. Oh. Eh paano kung ayaw niyang ano, meron kasi mga magulang siya na hindi niya kayang patayin yung kanyang mga anak. How much more kung itatapon niya ito sa malaking bato, no?
tulad ng sinasabi ng Biblia. Ito, may alternative dito, Brother Akaka. Mm-hmm. Pwede kang mamili. Mamili, ha? Mamili ka. Either ipapapatay mo sa mga tao, o di kaya ay kakainin mo na lang. No. Yung anak mo. Kakainin mo na lang. Hiligit. Sa Biblia, pwedeng kainin yung anak, eh. Grabe. Oo. Merong record sa Biblia na yung mga tao, kumakain ng kanilang anak. Sa Biblia yan, Brother Akaka. Oh, malupit, di ba? Oh, gusto mo ikaw magbabasa, sige. Leviticus 26. Simulan mo sa 27 hanggang sa 29 yan siya. Ikro. Kainin. At kung sa lahat ng ito'y ay hindi ninyo ako pakikinggan, kundi kayo'y sasalangsang sa akin, ay sasalangsang ako sa inyo na may kapusukan. At parurusaan ko kayong makapito dahil sa inyong nga mga kasalanan. Ha. At kakainin siguro ito, bro. Oh, kakainin. Oh. At kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakainin. Oh, ay maliwanag diyan. Kapag ano pala ito, kapag yung mga magulang ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos, kasi nga ayaw niyang patayin yung kanyang anak, wala pa rin siyang lusod doon, Brother Akaka. Kasi ang penalty doon sa mga pasaway na mga bata, patayin ayon sa Biblia. Halimbawa, hindi niya kayang gawin yun, hindi niya kayang patayin yung kanyang anak. Ngayon, kung hindi mo pakinggan yan, sabi sa Biblia, at kung sa lahat ng ito ay hindi niyo ako pakinggan, sabi ng Diyos, kundi kayo'y sasalangsang sa akin, susuwayin mo siya. Sasalangsang din ako sa inyo. Ay sasalangsang ako sa inyo na may kapusukan. Mm-hmm. At parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. 29. At kakainin ninyo. Grabe. Ang laman ng inyong mga anak na lalaki at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakainin. Grabe. Papaitan ito, Brother Akaka. Oh. Eh, ang problema dyan, meron namang taong ayaw kumain kapag maliban na lang kung luto. Kasi, lutuin mo na, bro. Kailangan mong lulutuin, Brother Akaka. Dahil kung hindi yan luto, eh, paano makain yan? Sa bagay, may mga cannibal dyan. Inihaw, bro. Kahit na hilaw, kinakain. Sa Biblia, nagbigay pa rin ng instruction ang Biblia na kapag kakainin mo yung anak mo, eh dapat lutuin mo muna. Brother Akaka, lutuin mo muna. Eh saan natin mabasa yan? Eto po, sa Biblia, kapag kakainin mo yung anak mo, lulutuin mo muna. Biblia pa rin ito. Ganito po ang sinasabi sa unang mga hari. Ang talata ay 6 at simulan mo sa 28 hanggang 29. Ganito ang instruction ng Biblia. Kapag kakainin mo yung anak mo, ay dapat lutuin mo muna. Ang sinabi ng hari sa kanya, anong nangyayari sa iyo? At siya'y sumagot, sinabi ng babaeng ito sa akin, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin. Upang makain natin siya ngayon. At kakainin natin ang anak ko bukas. Grabe ha? Ngayon at bukas. Yung batang kakainin. Sa gayoy, pinakuluan namin ang anak ko at kinain namin siya. At sinabi ko sa kanya, sa sumunod na araw, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya. At kanyang ikinubli ang kanyang anak. Ito yung mga nakakagimbal na mga revelasyon sa Biblia, no? Matindi ito. Matindi, bro. Kakainin mo yung anak mo, pakukuluan mo. Grabe, no? At sinabi ng hari sa kanya, anong nangyayari sa iyo? At siya'y sumagot, sinabi ng babaeng ito sa akin, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon. At kukunin natin ang anak ko bukas. Wala, pati yung kayang anak, bro, walang kaligtasan. Sa gayoy, pinakuluan! Na! Hindi ito. Pinakuluan. Grabe. Ano kayo? Salita pa ba ng Diyos yan, bro? Allahu Akbar. Ano mangyari sa bata kapag pakukuluan mo? At sa gayoy, pinakuloan! Balbakwa na yan. Gagawin siyang balbakwa nito, di kayo papaitan. O ano, kalderita siguro ito. Salita pa ba ng Diyos yan, bro? Iwan ko nga ba, hindi na. Pinakuloan namin ang anak ko at kinain namin siya. Grabe. At sinabi ko sa kanya, sa susunod na araw, ibigay mo ang iyong anak upang
makain natin siya at kanyang ikinubli ang kanyang anak. Ito yung mga nakakakilabot na kautosemo. Oo, hindi maganda yan. Kaya nga, kung Biblia ang pag-usapan, talagang ako, personally, hindi ko i-recommend na basahin ng mga bata ang Biblia. Paano pa, mabasa ng mga bata ito? Eh, pwede palang kainin yung mga bata. Oh, pakukuluan. Oh, di ba? Grabe naman yan. Maliban sa kakainin mo sila, papatayin mo, pakukuluan mo, ha? Ah, pangkurban na yun. O di kay, ihagis mo sa malaking bato. Uy. Oh, tapos, sabihin pa ng Biblia, mapalad ka. Kasi inihagis mo yung bata sa malaking bato. Oh, sino pinadala? Ngayon sabihin na mga pare na nagkikinig sa atin, langhiya ka talaga, Brother Khalid, binabasa mo palaging lumang tipan. Sa bagong tipan po, abay hindi na pinapatay yung mga batang mga pasaway. Oh, hindi na pinapatay yan sa bagong tipan. Matindi. Yan ang ano, kapag ka hindi nagbabasa ng Biblia, sapagkat maging sa bagong tipan, Sheikh. Maging sa bagong tipan, yung mga bata kinonfirm ni Jesus Christ, papatayin pa rin yan. Kompirmado yan. Maging sa bagong tipan, ha? Oo, ganito ang sinasabi sa Mateo 15. At ang mga talata ay 1 hanggang 4. Ganito ang mangyari sa mga bata. Nang magagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Pariseo at mga eskriba na nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. At siya ay sumagot na sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisipaglabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? 4. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Yun daw mga anak na manungayaw sa ama at sa ina, siya ay mamamatay. Hindi naman sinabing siya ay mabubuhay, no? Mamamatay. Sinabi siya ay mamamatay. Eh di konfirmado, maging sa bagong tipan, patayan sa mga bata. Ngunit, katulad ng laging sinasabi namin, napakaganda po ng ating maluwalhating Quran sapagkat ipinag-utos ang pagmamahal sa ating mga anak. Ano ba ang magiging gantimpala kapag ka ang isang mananampalataya ay pumanaw na sa mundong ito? At yung kanyang anak niya ay nagiging mananampalataya rin, nagiging masunurin din sa kanya, sa kanyang pananampalataya, saan sila dalawa mapupunta? Yun ang tanong. Halimbawa, yung parents, namatay na. Mananampalataya yung parents, Sheikh, no? Tapos yung anak niya, religious din, katulad niya. Ngayon, saan sila mapupunta? Itong mananampalataya, pati yung kanilang anak na sumunod din sa kanyang reliyon, saan sila mapupunta? Magkakasama pa ba sila sa impyerno? Magkakasama ba sila? Ganito po ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran sa chapter 52 at ang aya ay 21. Ipaglilingkod sa atin ng ating Sheikh. Ikra 21, Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 21 Yes. 21. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at sila na sumasampalataya, ang kanilang anak o pamilya ay sumunod sa kanilang pananalig. Sa kanila ay aming ipipisan ang kanilang anak o pamilya
at hindi namin ipagkakait sa kanila ang bunga ng kanilang mga gawa. Ang bawat tao o kaluluwa ay sanla sa bagay na kanyang kinita. Ang sinasabi po dito, sila na sumasampalataya na ang kanilang anak ay sumunod sa kanilang pananalig. Sumunod yung mga anak niya. Saan sila mapupunta? Sa kanila ay aming ipipisan ang kanilang mga anak. Yun daw mga magulang at mga anak, kapag ka magkakapareho sila, puro religious, mananampalataya, sa kabilang buhay, iipunin sila ng Allah. Pipisanin sila, hindi sila paghiwalayin. Magkakasama sila sa kabilang buhay, no, sa paraiso ng Allah. Kaya ganun na lamang kami, mga Muslim, ang pagmamahal sa aming mga anak, dahil of course gusto namin na hindi lamang sa lupa sila makakasama, kundi maging sa kabilang buhay ay makakasama yung pamilya. Allah. Kaya po doon sa nagtanong, yun ay aral kasi ng relihiyon nila yun eh. Yung sasaktan yung mga kabataan. Kaya nga pati yung mga kabataan, sinasaktan na rin nila yung kanilang mga magulang. Sa Islam, hindi po ganun. Napakalaki ng pagmamahal, paggalang ng mga Muslim sa kanilang mga anak. Tama. Opo. At gayon din tayo magpapaalam, bro. Yes. Pati sa mga... sayang, no? Wala tayong oras eh. Lampas natin ng 3 minuto. Masyaallah. So, ako po, kung sakaling may mga bagay po na aking nasabi, sakaling ito po ay naging masakit po sa pandinig ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ako po ay nagbabasa po lamang at maaari niyong i-double check sa inyong mga Biblia, yung mga talata na aking binasa, para po magkakaroon kayo ng confirmation kung gaano katotohanan. Kapag may mga katanungan po kayo, maaari nyo ipadala sa amin at handa po kaming sasagutin ang lahat ng ito. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Ano man ang tinalakay sa nasabing program,